What's up, my fellow MMA super fans? I'm Nisi Casiano at very special ang episode natin dahil makakasama natin. Di ko akalain masasabi ko na to kasi tagal ko rin inintay para makita to fight for a world title. Finally, a world title contender. Ladies and gentlemen, the menace, Denise Zamboanga. Pero bago lahat, bago tayo makipag-usap kay Denise, babatiin muna natin ng belated happy birthday. Denise, happy birthday. Thank you, thank you. Thank you so much. Denise, yun nga nabanggit natin kanina, napakatagal mo inintay. 4 years in the making, pinangakuan ka for a world title shot. 4 years na yun? 4 years. Kasi kung babalikan natin yung Mei Yamaguchi fight, after the fight, narinig natin si Chatrice Chitjuntong. Title shot! Pero ang tagal mo inintay, ang haba na nilakbay mo, ano yung feeling na it's finally here? And in a few minutes, o sabihin natin, pag lumabas yung interview na to, makikita mo na yung poster na side by side against Stamp Fairtex at 1166 in Qatar, you're fighting for the world title. Ah, grabe. Di ko na-imagine na 4 years na pala yun. Parang feeling ko God's will na may purpose si Lord na na-delay niya yung ano, yung world title. Feeling ko etong time na to para sa akin na talaga 'to. Tingin mo ba mas pinasarap ng panahon yung journey to getting that world title shot? Feeling ko, ano, parang mas pin-repair pa talaga ako for this moment. Denise, let's go back dun sa proseso na pinagdaanan mo. The entire time ba, hindi ka nawalan ng pag-asa na mapuposisyon ka into this world title shot? Kasi, isipin mo, napangakuan ka, ang tagal mo nag-intay, yung champion at that time, hindi mo alam kung gusto kang labanan, gusto kong bakantihin yung belt, bumalik. Hindi mo pa rin nakuha yung opportunity. Sumalang ka sa isang Grand Prix. Alam naman natin hindi umayon yung desisyon doon sa laban mo against Sohiham. Nag-rematch kayo. Marami yan eh. It's a topsy-turvy eh. Naging circus para sa'yo. Hindi ka ba nawala ng pag-asa? O talagang yun yung goal mo eh? Sa pagwala ng pag-asa, syempre nung una, na-disappoint ako kasi tagal ko nga inaantay yung title shot. Pero, yun nga sabi ko kanina, parang hindi ko naman siya na-feel na 4 years na pala yun. Ako kasi, inano ko, kasi hindi naman ako naano kasi, nasa rank ako, inisip ko lang is to train and stay ready kung sino man ibigay sa akin ipunin ko, tapos parang yun na yung ano ko eh, stepping stone ko para mas mag-improve as a fighter at para mas ma-prep, mas maging ready pa ako for this ano title shot. Ngayon nakagain ka ng momentum starting December 2022, Lin Hechin, and then you won against Julie Meserbaba. Actually, kung tutuusin natin, medyo dehado pa doon dahil alam naman natin si Julie tested positive, pero still pinakita mo yung stellar performance mo in that fight. Do you think those two fights made you undeniable for a world title shot? For me, I could say yes because si Lin Hechin, one of the best opponent that I've faced off. Kasi matangkad, tapos mabilis, tapos kita mo yung mga suntok niya na nakukuha niya ako eh, napapatumba niya ako eh. Kaya feeling ko hindi madaling kalaban yung mga nakalaban ko before, lalo na yung huli si Julie kasi alam ko sa yung katawan niya na sobrang lakas, ganun. Kaya, yun, para sa akin hindi sila easy opponents. Bago natin pag-usapan yung kalibre ng makakalaban mo for the world title on March 1st, Denise,
meron din kasing history nakaakibat dito. Ngayon, you already made history as the first Filipina na lalaban for a world title. Pero pag nanalo ka dito, ikaw din ang unang Filipina na nanalo ng world title. Nag-sink in na ba sa iyo 'yon? At kung na-realize mo na, ano, paano mo siya tinitignan? Do you see it as a privilege or at the same time, tinitignan mo rin ba siya as a pressure na that you have to shoulder heading into that matchup against Tamperdex? Para sa akin, yun nga eh, yun yung sabi ng mga teammates ko na, Denise, you have to get this kasi ikaw yung magiging first Filipina ano sa Philippines. Kaya parang para sa akin, hindi ko siya inano as pressure eh, kasi I just go with the flow. Gawin ko lang kung ano yung dapat kong gawin. Inaano ko lang siya as motivation. Yan, as motivation ko para magkaroon ng privilege din sa country din. Denise, ngayon mapunta tayo sa mga kalaban mo. Tamperdex. Hindi lang dahil siya kilala siya sa buong mundo, pero kilala mo siya personally. Ang unang tanong ko is, malaking factor ba yung familiarity? Dahil nakasama mo siya sa isang training camp, if I'm not mistaken, 2-3 years mo siya nakasama sa isang training camp. Malaking factor ba yun na kilala mo siya as a fighter? Kilala mo yung sabihin natin kung saan yung strengths, kung ano is kaya mong ma-determine yung strengths and weaknesses niya heading to this fight? Or masasabi mo na dahil since wala na rin kayo sa isang puder, medyo tumaas na rin yung laro niya at for sure, hindi mo pa rin pwedeng hayaan na maging kumpiyansa ka dahil kilala mo siya? Ayun nga, sobrang daming factor. Unang-una sa lahat, 4 years na yun. As 4 years, 3 years, alam ko 4 years na nga kami yung huling training namin. Tagal na. So, ang dami ng improvement yung nangyari sa kanya. Tapos, mas active pa siya sa akin when it comes to fighting. Tapos, she knows Muay Thai, she knows kickboxing, and also MMA. Mas ini-improve niya yung grappling niya. Pero, for me, I also improved a lot. Sa tingin ko, marami nang nag-iba dun sa mga laro namin unlike before. So, may advantage and disadvantage yung pagkaalam namin sa galaw namin sa isa't isa. O yun yan, bago natin pag-usapan yung bentahin mo as a fighter, pag-usapan muna natin yung scouting report mo pagdating kay Tamperdex. Ano yung pagkakaiba? Since nabanggit mo na ngayon, ano yung manakita mong development on the part of Tamperdex na talagang kailangan mo siyang mataan pagdating niyo sa laban niyo on March 1st? Ayun, kasi halos lahat yata ng nakalaban niya is grappler. Mostly grappler. Aliona, Jihin. So, she's really focusing on her takedown defense and also her jiu-jitsu game. Alam ko yun yung pinaka-pinafocus niya lately. And also, I think ayun din pinafocus niya for our matchup. Pero I think the Muay Thai and striking game niya is also improving a lot. Kasi almost her fights is finished. Eh. So I think she improved a lot and it comes both. Ngayon, Denise, ano yung masasabi mo, yun nga nabanggit mo na nag-i-improve all cover bases niya, kung titignan natin, lahat ng facets talagang pinagtutuunan ng pansin ni Tamperdex, talagang dinidevelop niya. Pero pagdating naman sa iyo, what do you see as your advantage heading into this fight? Alam naman natin na you're hungry, you've waited for this for 4 years for you to fight for a world title. Apart from that mentality, apart from that hunger, let's say skill-wise, ano ang hindi pa nakikita ng buong mundo at ni Tamperdex na daladala mo sa laban na to?
Sa tingin ko, makikita niya na lang siguro sa fight namin, pero sobrang dami kong ini-improve ngayon. Especially, sobrang tayo ko nag-entay for this, for this opportunity. Kaya, yeah, we will see on March 1. Talagang kino-conceal mo yung magiging game plan mo. But that's fine. That's fine. It's understandable. Pero yun nga, mapag-usapan din natin kasi the narrative is that both of you are friends. At sa mga hindi nakakaalam, nangyayari to eh in mixed martial arts. Pero ikaw, siguro ikaw na lang siguro dapat namin tanungin dito. How do you put it aside? Yung sabihin natin yung personal relationships para ma-prioritize nyo o mabigyan nyo ng pansin yung at least yung personal goal o sabihin natin, mailagay natin sa mas mataas na pedestal yung importansya o yung priority ng career nyo as a competitor. Paano nyo siya ginagawa personally? Okay, kasi ako, until now, kausap ko pa rin siya eh. Nag-aanohan pa rin kami sa social media. Hindi naman nawawala yung communication namin sa isa't isa. Sa akin, kasi before, nung nagte-training pa kami, when we do training, training talaga kami. When we do sparring, talagang seryosong sparring. Pero after that, yun na yung, doon na kami yung happy moments namin, ganyan. Pero when it comes to training, we do it seriously. I think ganun din sa fight. Feeling ko sa fight, masaset aside namin yung friendship. And I think after fight, yeah, of course. After fight, yung normal na namin. Yeah. So, business is business pagdating on March 1. Yeah, of course. Lalo na ngayon, sobrang tagal itong inantay. Kahit sino naman champion, kahit hindi naman siya, yun pa rin naman. Denise, papasok ka sa laban na to, masyadong tight-knit yung magiging kasama mo. Fritz Biagtan, your fiance, at kuya mo na si Drex Zamboanga, how happy are you na kasama mo sila dito sa napaka-importanteng laban ng karir mo on March 1? Of course, sobrang saya ko kasi syempre sila yung, lalo na si kuya, siya talaga yung nakasama ko nung nag-i-start pa ako. Tapos, makakasama ko siya for this fight and also Fritz na siya yung nagiging striking coach ko ngayon. So, happy ako na yung dalawang tao importante sa akin kasama ko. Denise, ang kuya mo nag-post ng picture nung nakarang araw na ikaw, hawak-hawak mo yung mga belts na meron sa T-Rex MMA. Yun ba ay, ano ba ang dumadaloy sa isip mo? Magdadagdag ng belt o talagang pinipil mo na kung paano mo hahawakan yung titulo na one at weight world title? Kasi, kung hindi mo alam, it weighs 26 pounds. So, ano yung dumadaloy sa isip mo doon habang hawak-hawak mo yung belt? Nagpa-practice ka na ba? Paano ba? Grabe, natatawa ako. Kasi, nung habang sinusuot ko yun, sabi ko, kala kuya, kuya, pa-feel na ako. Kasi, actually, ang swerte ng mga yun, ang galing nila kuya kasi, tsaka si Prince kasi, locally, tapos mga nasimula pa sila sa MMA, naging champion sila, alam mo yun? Ako, never ako nag-champion when it comes to amateur or pro sa Philippines. Kaya sobrang proud ako na may ganun, na na-achieve nila yung ganun. At the same time, inano ko siya as motivation, parang yun na, kinifeel ko na siya na parang madadagdagan natin to kuya and Fritz. Okay, mag-alala. So kung sakali, ang unang title mo pa ay world title. Ayan. Well, ito nga, speaking of world title, hindi lang ikaw ang lalaban na Pilipino on that card na mangyayari in Doha, Qatar. Dahil makakasama mo si Joshua Pasio, who is I love
who's set to figure in a rematch against Jared Brooks for the strawweight Wow. world title. Of course, inahangad na lahat ng Filipino fans, manalo kayo pareho. Pero ikaw, kung tatanungin mo, unprecedented to kung manalo ka, first Filipina world champion, first Filipina world champion to si Joshua, first three-time Filipino world champion, uuwi kayong world title, uuwi kayong world champions, na-envision mo na ba yun habang sinasabi ko sa'yo na parang kung i-add natin 26 tsaka 26, 26 pounds, uuwi nyo dito parang 52 pounds of gold. This is unprecedented for Ayun Philippine lang. MMA. Ngayon ba mas... Sobrang nakaka-excite. Oo. Ayun na nga, gusto kong tanongin kung na-excite ka o mas na-motivate ka when it comes to, sabihin natin, historical significance. Grabe, I can't imagine kung mauuwi namin pareho ni Joshua yung belt. So, ngayon pa lang sobrang excited na ako. Wala munang iiyak at ireserba mo na yan on March 1st. Pero bago ang lahat, bago kami magpaalam sa'yo, Denise, bibigay namin sa iyo yung we're giving you the floor to thank all your supporters and also mga fans, not only your fans but also the fans ng T-Rex MMA. Thank you. I would like to thank to all my sponsors, yung mga nag-support na sa akin simula nung nagsisimula pa ako sa MMA and until now na inaantay natin tong championship. This is it. This is all for you. Sponsor Startup, KSYN, UFC Gym, and sorry, ang email. Sige lang, go ahead. And also to my teammates, T-Rex MMA, thank you guys for pushing me to every training, sa lahat ng pagpapahirap sa akin, Kuya Drex and Prince Big Ten, and to all my teammates. And also, sa Origins Athletics, sa pagtulong sa akin sa grappling. Yeah, mas nakaka-excite. Before anything else, sabi ko, siguro congratulations na, kasi ito pa lang history na. First Filipina to fight for a world title, and sana, everybody's hoping na on March 1st, meron pa rin ma-unlock na isa pang historical historical occasion for Philippine MMA. Denise, we wish you nothing but the best. And of course, we're hoping for a good news on March 1st. Thank you, thank you, thank you so much. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with the world title contender, Denise Zamboanga. Till next time.